1.8 billion na travel expenses ng Office of the Speaker. May paglilinaw naman ang SMNI sa nasabing issue. Si MJ Mondihar sa report live. MJ. Franco, magandang gabi mula dito sa Batasan Pambansa. Yan nga ang pinag-usapan sa mahigit 5 oras na pagdinig ng House Committee on Legislative Franchises. Mismong si House Secretary General Reggie Velasco na ang naglinaw na hindi 1.8 billion pesos ang travel expenses ng Office of the Speaker. Ayon kay Sec. Jen Velasco, mahigit sa 4 million pesos lamang ang nagastos ng tanggapan ni Speaker Martin Romualdez mula Enero hanggang Oktubre ngayong taon sa foreign trip. For the Office of the Speaker, no? These are the staff members of the Speaker. Dito sila madadali. Kasi ang baba lang pala nung kanilang travel expense for this year, tapos ang hiningi nila sobra-sobra, ito yung kailangan nilang ipaliwanag. Bakit po sobra? Yung pong sukle, ano pong mangyayari doon? Ay babalik sa National Treasury. Babalik lang sa National Treasury. Ah, ganun po ba? So ibig sabihin, underperformed po tayo. Bakit? Kasi dapat yung 2 billion na yan, nagamit po sana yan sa iba pang mga projects ng gobyerno. For example, kalsada, pabahay, food feeding program. O hindi ba, sana yung 2 billion na yan, mas nagamit pa po natin ng may katuturan kaysa itinago natin. Kasi may pera po para gastusin para sa mga tao. Oo, kasi yun po ang, yun po ang tawag dyan. Yung silbi po ng pera, ng budget ninyo, yung silbi po is para mapunta sa tao, silbihan nyo pa po ng mas tama, ng mas maayos yung mga Pilipino. Ngayon, dahil meron kayong 2 billion na hindi na magagastos at hindi nagastos, yung 2 billion na yun na dapat nasa mga sikmura natin, nasan? Ibinalik sa sa Treasury. So, nakatulong ba yon sa bayan natin o hindi? Hindi. Hindi. Kasi buti sana kung yung 2 billion na yan, ibabayad natin. Nagtipid kami, para yung 2 billion na yan, ibabayad natin sa utang natin sa World Bank. Eh kung ganun, di okay, at least nabawas-bawas yung utang natin. Ay nako, kaya yung 2 billion niya, nagtipid kami para mailagay namin sa Maharlika Investment Fund. Ganun. Who accompanies him to in all these foreign trips. The total expenses of the Office of the Speaker from January to October this year, 2023, is 4,347,712.58 pesos. Mahigit naman sa 35 million pesos ang nagastos sa lahat ng official trips ng mga kongresista. Ayan ha, so mahigit 39 million lang daw. Again ha, dun sa mga nag-iisip na anong nireklamo ni Boss Dada, nakatipid nga tayo. Hindi. Kasi nakatipid tayo, di ba? Nakatipid ang Congress. Ang tanong, mapupunta ba sa iyo yung natipid nila? Hindi naman. O dapat napunta sa iyo yan yung tinipid nila. Yun, ganun po natin yung dapat tinatrato. Yung underspending, hindi po yan tama. O parang pinabili kita ng 1 kilong baboy, ang binili mo kalahati lang. Bakit? Kasi gusto mo may savings ka. Ang dami-dami nating kakain. 10 pamilya yung kakain, kalahating kilong baboy lang yung binili mo. Anong gagawin natin dyan? Ano tayo mabubusog? Eh, kung sana binili mo ng lahat-lahat ng pera ng pagkain, busog tayo lahat. Ganun po yung analogy nun. Ewan ko nga kung sino nag-approve niyang 2 billion na budget nila for travel expense. Sobra naman. Ano yung mag-excursion kayo 3 beses isang linggo ng kamera? 2 billion? Para sa travel expense? Walang hiya. Ako nga eh. Hindi ko nga alam saan ako kukuha ng pang-Japan ko eh. Baka may team building kayo. Tapos every other month, nagbuburakay kayo, ganyan, papalawang kayo. Sobrang laki niyan, 2.66 billion, ano ba yun? Kongresista, sa kabuuan, Franco, narito ang gastos ng Kamara sa foreign trip ngayong 2023. The total for all, no? Office of the Speaker and the House Secretariat and the members of Congress who go on official trip, 39,605,000
123 pesos and 61 centavos. No, so kulang-kulang 40 million. Pucha, wala pa sa ilang porsyento ng 2.6 billion. Ay, grabe. Imbis na sana napunta yan sa... Binili na natin ng motor yan. Binili na mo tag-iisang motor lahat ng mga taga Metro Manila. Ang dami niyan. Ayan, o sabi, isang bagay lang, sabi nga ni Tony, o. Ang bagay lang, nagpapa-impress sila na di sila gumastos kasi di nila naubos yung billion na allocations. Ayun, ang di nila alam, masamang masama yun. Oh, parang ano yan eh, meron kang dapat pakainin na ano, na meron kang dapat pakainin na 100 bata. Kaya, meron kang dapat pakainin na 100 bata, may pera ka. Ngayon, dahil sa mahusay ka mag-budget, may nagpuntang 200 bata. May nagpuntang 200 bata, pero 100 lang yung dapat mong pakainin kasi yun lang yung inutos sa'yo. O ngayon, napakain mo yung 100 bata, ang galing mo, as in, nabusog mo sila, pero may extra ka pang pera. Yung extra na pera mo, dahil sa galing mong mag-budget, dapat yung pumunta pa na 100 bata pa, na sobra, napakain mo sana. Pero, dahil lang utos sa'yo, 100 lang ang pakainin mo. So, sabik na sabik ka pa kasi mayroon akong savings, ibabalik ko to sa kanila. So, oy, napakain ko po 100 bata. At may natira pa ang galing-galing ko. Oh, so kung ako yung boss mo, tanga. Kaya kita binigyan ng pera kasi para ipakain mo nga sa mga batang walang makain. So, nakapagpakain ka ng 100, mayroong 100 na walang pagkain pa, may pera ka pa na kayang pakainin yung 100, eh sana pinakain mo na yun. Kasi para naman talaga yan sa pagpakain sa mga bata eh. Ganun po yun. So, nakabuti yung pagtitipid mo o hindi? Hindi. Hindi, kasi ang gobyerno, sa totoo lang, sa pagtulong, ang gobyerno dapat hindi nagtitipid. Tama? Tama? Oh, tama yun. Ganun talaga, mga bossing. Matatandaan, nanatanong sa programang Laban Kasama ang Bayan sa SMNI kung totoo bang umabot sa 1.8 billion pesos ang travel expenses ng kamera. Sa hearing, nilinaw ng network na hindi ako sa show kundi nagtatanong lamang ang isang sa host ng programa na si Jeffrey Ka-Eric Celis kung totoo nga ba ang issue. There was no allegations about the 1.8 million billion pesos, Mr. Chair. It was just a question given not in behalf of SMNI, but given about it is a statement by an anchor of SMNI. And there is a disclaimer in every program of SMNI that any statement made by the anchor guest is not the official stand of SMNI. Second, Mr. Chair, there was no deliberate false information. Dahil sa paglilinaw sa hearing, aminado naman si Ka-Eric na hindi tugma ang datos ng kanyang source sa aktual na ginastos ng kamera. Oh, hindi tugma yung iyong datos sa aktual na ginastos. Mali ka doon o hindi? Mali sila kasi nga hindi tumugma sa datos mo na nasa Gazette, nasa ano, GAA, General Appropriations Act of 2023, travel expense 2.66 billion, yun yung meron ka listahan eh. Hindi nagtugma yun sa kanila. Mali ka doon o hindi? Hindi ka mali doon. Ang mali doon sila. Bakit? Kasi nga, nag-under, ano sila, spend. So wala kang mali. Hindi ka dapat nagso-sorry dyan, Ka-Eric. We are now very enlightened. Thank you so much, Your Honors, na sinabi po dito na less than 5 million pala yung expenses ni Speaker Martin Romualdez at yung buong House of Representatives ay nasa 35 million lang. Franco, based sa hearing kanina ay inamin o inako ni Ka-Eric ang full responsibility at sinabi niya that lesson the hard way yung nangyari. Hindi. Sa totoo lang, si Ka-Eric exposed it.
Ito ang matututo dito, Congress. Ang may dapat matutunan dito, Congress. Nabisto sila that they are overcoating. Nag-overcoat sila, mga bossing. Ito po ang quotation namin. Ito po ang forecast namin na gagastusin namin. Tapos hindi naman pala totoo yung kanilang forecasting. Nang hula lang sila. Humingi sila ng 2.6 billion. Ang ginastos nila, 35 million. Anong kalokohan yun? Malaking kalokohan yun. So kung meron na expose dito, hindi palpak yung source ni ano, ni Ka Eric. Tama yung source ni Ka Eric, nakalagay sa GAA 2.6 eh. O ang na-expose dito yung Congress. Bakit? Kumbaga parang humingi ka ng baon ang hiningi mo, sobra-sobra. Wala naman palang pasok. Ganun yun. Sabi nga ni Josie Imo, deliberate overcoating para may mabul... Eh, huwag naman. Paputulin na natin dun sa deliberate overcoating. It's a deliberate overcoating, underspending to the highest level. That money could have been given to the needy. Yun po yun. So, mali ang balita ni Yasin Minay. O, sasabihin ko, na-expose po ni Ka Eric na ang Congress po ay nag-underspend. Ganun. O, di ba, Andes? May paliwanag sila dyan. Boss Dada, okay lang yan. Kasi talagang nangyayari yan. O, ganun. Please enlighten us. Nagpapatuloy naman ang internal investigation ng network sa insidente. Sa panayo naman, pagkatapos ng hearing, sinabi ni Congressman J.J. Suarez ng Quezon Province na isa sa mga naghain ng House Resolution o nagpaimbisiga nga sa prangkisa ng SMNI na kontento siya sa naging admission ng resource persons. Hindi pa tapos ang pagdinig dahil posible Tuesday next week magpapatuloy ang investigasyon ng House Committee on Legislative Franchises sa SMNI. Nanatili naman ang stand ng network na bahagi ito ng trabaho sa press freedom at paglalahad ng katotohanan para sa bayan. Para sa... Ayan! Paglalahad ng katotohanan para sa bayan. Ganun yun. Ang galing, di ba? Ang galing ni Ka Eric. Sa totoo lang, somewhat nabilib ako kay Ka Eric. Di ako nabilib sa kanya kasi wala siya talagang ebidensya na hawak, pero nabilib ako sa kanya. Kasi it just shows na talagang akala ko hindi accurate yung intel ni Ka Eric. Accurate pala. Accurate. Mantakin mo, nakalagay talaga sa GAA ng Congress na 2.6.